Hello, kabayan. Nandito po tayo ulit sa MRD Farm. Matatagpuan po ito sa Minante Uno, Kawayan City, Isabela at pagmamay-ari nila Sir Tom Fernandez. Mag-update po tayo kung ano nang nangyari dito sa mga igat. Kasi nung pumunta tayo dito last time, 8 days pa lang itong mga igat na ito. Kung makikita nyo yung video natin na nauna, pinakita natin yung pagkain nila. So eto, mag-update po tayo mga kabayan kung ano nang nangyari, kung malalaki na sila, kung paano yung mortality, kung nakakasurvive po sila. Ayan po, eto. So kabayan, nandito na naman po si Sir Tom Fernandez. Nandito na naman po tayo ngayong araw na ito para i-update po kayo dito sa kanilang alaga na ikat. Kung nagtatanong kayo kung saan po matatagpuan ang kanilang integrated farm, dito po ito sa Minante Uno, Kawayan City, Isabela. Bali, sila po yung mga first timer na mag-aalaga ng ikat na tinutulungan ng BIFAR Region 2. Dahil dito nga nanggagaling yung pinakamaraming binhi ng igat. Kaya ipinupos naman ng BIFAR Region 2 na dito mag-alaga. Ayan po. So tignan na natin po mga guys itong kanilang alaga. Ayan, eto na yung alaga nila. Yung mga elbers pa lang ito. Eto guys, bali ilang days na po ito sir? May 6 nung dumating. May 6, anong date na ba ngayon? May katapusan na ba ngayon sir? May 30 ngayon. So May 30, 24 days na po ito. Bali, nung last time na pumunta po tayo dito, 8 days po noon yung una nating vlog regarding po dito sa kanilang igat. Ngayon 24 days po ito. Ayan na po sila guys. Bale, hininto yung pagpapakain ngayon. Ilang days po na po sir? 3 days po hindi pa pakainin. Opo, pang ilang days na po? Pangalawa na ngayon. First day na inihinto yung pagpapakain guys. Dahil dinidisinfect nila itong tubig. Ayan, dahil medyo dumami yung mortality daw. Pero yung record nila ng mortality, hindi na nila itinuloy. So, hindi na nakamonitor kung ilan na po yung mortality. Pero mapapansin natin guys, napakarami pa rin sila oh. Ang ganda po ng kanilang alaga oh. Sana maliligat pa yung alaga dito. Toothpick lang ito, kalalaki nila parang toothpick pa lang po. Dahil tayo nga yung unang nag-aalaga ng binhi ng igat, kaya parang trial and error po ito. Hindi pa tayo bihasa sa pag-aalaga. Kaya yung matututunan natin dito, pwede nating i-apply sa mga future na alagaan natin. So ayan, napakalaking tulong po ito na meron tayong pinag-aaralan ng mga alaga at eto nga dito nga sa integrated farm nila Sir Tom po ito. So ayan guys, panoorin natin itong mga alaga nilang igat. At kung gusto nyo rin mag-alaga ng ganito, commercially may nabibili na binhi. Opo. Salvers. Opo, pero ito sa kanila kasi galing po ito sa BIFAR. Binigay po na libre po ito. Bali 3 kilos po ito. Approximate pieces po ito, mga nasa 15,000 po ito na piraso. Pero sobra-sobra po 'yon, baka aabot po ng 20,000 pieces po ito no sir. Sa 3 kilo. Pag-limited nila parang 1,000 per saka. Ano ba 'to? Parang 5,000 per kilo. Oh, 5,000. So, ibig sabihin, yung 3 kilos ay 15,000. Pero ito, parang may sobra pa ito. Maaari. Oo. Makaabot siya ng nasa 20,000 piraso. Pero, Juan, marami tayong dapat
natin aralin dito. Oo. So marami pa tayong dapat pag-aralan. At kung makuha natin yung tamang pag-aalaga, ay napakaganda po. Ayan. At dito po sa atin, sa region to, manggagaling yung mga quality na ikat. Ayan, na pwedeng pang-export sa buong mundo. Dahil nga ito, malaki ang demand po dito sa karne ng ikat, lalong-lalo na sa Japan, sa China, yung mga, sila po yung main consumer po eh. Ayan. So, sir, ano mo sasabi nyo? Mahirap bang mag-alaga? Kailangan ng daily, nandito ka, minomonitor. Kailangan lang matuklasan kung anong gusto nilang culture. Opo, yun. Kasi lahat tayo ay bago dyan. Oho. At alam natin na nasa wild sila. Mm-hmm. Ngayon natin, inodomesticate natin. Opo, tama nga. So, tama, sir. Nakatingin kanyo naman dahil sa market demand nito. Opo. Mataas ang presyo. They're saying na parang umabot ng 7 to 800 per kilo. Local kilo. Price yan. Sa local price, opo. Pero mas mataas pa kung i-export po ito. I-export natin, talagang mahal talaga. Mas mahal pero pa. Pero we need the volume. Oo. Kung kukunti lang production natin, we cannot command the price for export. Opo. Dahil sa ansang Japan, nagkukulang na po talaga yung supply po nila doon. Kaya kailangan. At dito na rin po sila, yung mga ibang taga Japan, dito na rin nag-aalaga sa Pilipinas. Dahil yung binhin nila doon ay available po rito sa Pilipinas. Yung kagaya ng kanilang igat doon sa Japan. Kasi hindi lang Japan ang kwan market. Yung South Korea ay very... Opo. Big market yan. Sa Europe pa, bandang Europe, ganun. Opo. At delicacy po kasi nila itong igat dahil yung lasa kasi medyo talagang masarap po ang lasa siguro ng igat. Siguro it will take some time. Opo. Para matuto tayo. Ayun po. Sa tingin po naman, kayang-kaya naman, sir. Mga cycle. Opo, kayang-kaya naman. Okay na yan. Pero sir, na ayon sa napanood ko dun sa bandang Batangas, yung nag-aalaga doon, ang recovery nila nasa 90%. Ang recovery rate nila, sir. Very possible. So, napakataas. Very possible. Napakataas ng recovery nila. Kasi sa tingin ko rin hindi pa nagkaroon ng problema, madaling maabot yung 90% recovery. Oo po. Madaling. Kasi kailangan lang naman malinis, tapos sapat yung pagkain na gusto nila. Mm. Ang pag nakita kong diferensya, hindi stable yung sapat na pagkain na gusto nila. Pag naubusan tayo noon, siyempre magsisip tayo sa ibang opo menu. Siguro naman nilabay ko siguro naman ang lapanlasa nila o magkasakit ang tiyan o kaya karoon ng problema. Ayun nga, yung kasing first meal po nila, yung talagang kailangan sana dapat na ipakain yung bloodworm, yung tobipex. Ngayon wala kasing kwan eh. Walang supply. Ngayon. Kasi yung mga sa aquarium, sir, ganun din yata pinapakain nila eh, yung tobipex. Ewan sa ko. Sa aquarium, sir. Ewan ko. May mga nagpro-produce maganda din. Maganda yung tobipex na yan o bloodworm. Kaya bloodworm naman, napakalayo pagkukunan sa Burkan at minsan. Hindi rin steady ang supply. Wala bang mapagkukunan dito sa malapit, sir, yung tobipex na yan? Wala. Wala pa tayong na-contact na mga supplier. May nagsusupply din gaya ng pinagkunan natin si Mr. Domingo. Opo. Yung unang nakuha natin, yung first meal nila, first week na meal nila, napakaganda. Opo. Maganda po. Pero kasi, yung second supply na nakuha ko sa kanya, marami nang namatay doon sa bloodworm na yon. Oo, may namatay. Oo, kailangan pala talaga. Parte ng namatay yata ay naipakain namin. Opo. Doon nag-umpisa yung problema, kaya winitro namin agad. Ayun. Ayun, yung mortality, yung pangalawa nilang binili na tobipex,
may mga namatay pala doon at kumakain yun ng igat ay magkakaproblema po. Kaya nagkaroon sila ng dumami po yung mortality nila dahil nga yun sa pinakain nila na bloodworm na yon, may mga namatay na. So kailangan yung distansya kasi ng ano eh, kung saan manggagaling yung bloodworm na yon, sa Bulacan pa. Kailangan po tignan natin na walang mamamatay doon. Kasi once na makain po ng igat ay magkakaproblema din, mamamatay din po sila. Meron so, tayong nabiling ibang klaseng Tobipexer, hindi pa natin nabuksan. Ganon, may siguro pagkatapos tong 3-day ano nila observance natin opo. Sa kanila, saka natin pakainin ng bago. Produktong China naman ito at wala tayong local dealer dito. Oo, China product po ito, pitch po China yung pitch po yung tinutukoy ni Sir Tom. Oh, pitch ito. Oo. Ay ito ay powder. At i-bend pa rin natin sa mga local. Ay, ganun, parang binder po yun, sir. Binder. Hahaluan din po natin ng ano yun. Haluan pa rin natin ng yung ano, ng galunggong. Galunggong, maaaring liver. Ah, yung liver ng manok. Opo, yun. Ayun po yung pwede natin ipakain, guys. After nung ano, yung bloodworm na yun, pwede natin pakainin ng ano, yung press na galunggong. Ihalo natin yung binder na pimono doon or yung bagong product ng China. Pangalan ng bago. Hindi pa na pagka nagpakain po kami at baka one of these day pwede naming ipakita kung paano sila magtimpla ng pakain. Yung para yung combination nila, yung mixture para makita natin. At kung gusto niyo ring mag-alaga ay pwede kayong mag-obserba dito sa aming YouTube channel. Kasi natuto na silang kumain. Ayun, opo. Kung natuto na silang kumain, pwede na silang kumain ng ibang menu. Opo. Dahil marunong na silang kumain. Ayun po, ayun. So ito, tignan natin ulit itong mga alaga. Bali, dalawang nursery pan po ito. Pansamantala lang po ito na lalagyanan. Dahil maliliit pa lang po sila. Pagka lumaki na, pwede na yung grow out pan. Ito, ililipat natin sa mas maluwang. Ito. So, ayan po sila, oh. Ayan, guys, napakaganda. Ayan po sila, oh. Ah, nag-overflow na. So, ito yung first day na hindi pinakain po ito dahil nag-disinfect po sila. Tinanggal lahat ng tubig, pinalitan ng bago. Tapos meron ba kayong namin talaga? Nahugasan po lahat. Meron bang ano, sir? Asin brine solution ang brine solution po yung inilagay, inapply nila. Asin, bali asin po 'yon. Asin, walang inaano dun, sir. Basta tinunaw lang natin. Oh. Ayun po, 'yun po yung pinang-disinfect po nila, asin lang ito po. Kasi namin ang gusto para yung mga lansa. Oo, lugasan po nila ng mabuti po ito. At saka inapplyan po ng asin. Para sa disinfect naman, ma-disinfect po sila. Dahil nga medyo nagkaroon ng maraming mortality. Ayun po yung ginawa nila. At hindi nila papakainin ito ng 3 days. And then after 3 days, pwede lang pakain. At ipapakain po nila yung bagong product na nanggaling sa China. Ito. So guys, so sila. Paruorin natin, guys. Napakaganda. Dalawang nursery pan po ito. Pangatlo po yung katatapos lang po na nagawa. Yun po. Dalawa yung magkatabi doon po, yun. Ayun po yung nursery pan. Kailangan dito muna natin alagaan para ano, kasi maliliit pa lang sila hanggang sa pwede nang pakawalan sa grow out pan.
Ayan po. Sa kwan sir, bandang Ilocos, wala pa nag-aalaga ng ganito? So, wala pa pong balita. Ayun. Sa bandang Tarlac, Laguna. Tarlac. Oo, oh, mayroon nga dun sir sa Tarlac. Nakita ko na, na ano ko sa YouTube. Commercial farm na sa Tarlac. Dito ba sa atin sir, dito sa region to, anong mga kwan kaya yan? Mga provinces ang nag-aalaga na? Region to? O Isabela pa lang po ang nag-aalaga? At saka Cagayan? Wala pa sir. Wala akong alam sa Cagayan. Dito sa Sabera. Bali, saan po yung mga paalagaan natin? Baka mapasyalan natin sir minsan. Pasyalan natin Isabela, sila. May anim. May anim po dito sa Isabela na nag ayun, may anim po pala na nag-aalaga dito sa Isabela at ina-assist po rin ng ano yun, ng DA Bifar, of Bifar. Bifar po yung nag-assist po sa kanila. Anong mga bayan po yun sir? Aurora, Santiago, Ramon, Kawayan. Meron pa yatang Ilagan. Rojas sir, wala pa ba? Wala. Meron Rojas. Oh, sa Rojas. Ayun po. Ayun po yung mga bayan na nag-aalaga dito. Mga pili na mga nag-aalaga, yung mga interesado. So, sir, wala pa bang napalaki? So far, ganyan ang nasabi. Katuwang ng before sila sa pag-research, katuwang sa pag-sa saliksik. Opo, bali may mga experiences sila ayon sa kanilang report na 100% namatay. Opo. Dalawang client yun. Yung isang client ay dalawang beses na bigyan. Dalawang beses din namatay lahat. Ayun guys, eto. So it is a rich experience. Opo, talaga. Rich experience, parang expensive as well. Oo. So sir, may ano ba kayo? Yung rough estimate po ng gastos nyo rito kung ito lang pan? Itong pan na itong pan, hindi masyadong mahal ito. Oo, yung pan. Palagay ko hindi mo magasta ang 5,000 sa isang pan na ganito. Lalo na kung kunin mo yung talagang prescribed na laki. Opo, yung mas maliit doon, yung mas mababa na ano. Ayun. Siguro mas mura pa kung hollow blocks. Ito kasi buhos eh. Oo, buhos po kasi itong ginawa nila. Pero kung hollow blocks, baka mas makatipid mura po tayo. Baka mura po tayo. Siguro nag-usok tayo ng 3,000. Yun. So ang rough estimate po natin, itong isang pan, itong nursery pan na ito, dito sa yung concrete na lang. 2.5 meters. Opo, ang diameter po nito. Meters. Diameter po nito is 2.5 meters. Yung height niya is 4 feet. Oh, yung itong height niya is 4 feet. 4 feet pa yan? Oo. Mataas masyado. Oh, mataas masyado po ito. Dapat hanggang tuhod lang siya. Ayun, kagaya nung ginawa nila nandoon, mas mababa na po 'yon. Kasi ito yung una, hindi pa nila kabisado noon. At pwede pala kung kahit mas mababa. So ang rough estimate po ni Sir Tom po rito na magagastos mo kapag hollow block ang ginamit natin mga nasa 3,000 plus lang. Pero ito sa kanila buhos po kasi ito kaya nasa 5,000 po ang bawat isa nito. At saka ito pa ang gastos na natin dito, itong ano niya, aerator. Ayan, yung mga ano lang, mga ito, PVC na maliliit. Mas maganda na kung pipe ang gamitin. Oh, yung pipe. Kasi yung delivery, wala kang problema ganyan. Oo. Oh, wala kang problema. So, yan yung aerator po nila. Madali mo. Ito mga control. Spring. Ito yung aerator dito, sir, ano? Ayaw kapag pinanda, may ganun mo lang siya. Opo. Ayan, aerator lang po. At saka, itong pan. Yun lang po yung, ano, pinaka main component po ng kanilang nursery pan na ito. So, kung may budget po tayo na ganon, maliit lang po yung budget. At saka kung bibili tayo commercially ng binhi, bali itong isang kilo, 5,000 pesos po ito. Kung ayaw nating pumunta sa Bifar, at syempre may mahigpit po ron, at titignan talaga kung qualified kang mag-alaga ng ganito,
tsaka ka lang makakakuha ng libre na binhinang igat. Pero kung ayaw mo nang pumunta ng Bifar at gusto mo nang mag-alaga, eh pwede kang bumili commercially. At may mga nagbebenta naman. May mga consolidator sila sa Apare. Oh, may mga pwedeng bilhan. May mga consolidators pala sa Apare na pwedeng bilhan ng binhinang igat. Ayun. So ang estimate din po ng pagbenta nila, magkano sir ang 1 kilo? Yung mga private, yung mga sa commercial? Sabi nila is 700 to 800 pesos per kilo. Ah, 7 per kilo sir, 7,000 to 8,000. Ay. Sa kwan, sa patan na. Opo. Yan, 700 to 800. Ay, yung malalaki na. Pagka pwede ng kwan, ulamin, ang commercial price po is 700 to 800 pesos. Pag malalaki na. Dito lang sa Pilipinas po yon. Pero pagka in-export pa natin, mas mahal po yung presyo sa export. Ayan to, oh. Ahapyawan po natin ulit. Napakaganda ng alagang igat. Eto. Ayan. So, ayan po. Paikot-ikot lang po sila rito. Yung sinusundan po nila yung flow ng tubig. Ayan po. Kaya circular po itong ano, itong kanilang pan. Ayan. Lumipat mo naman po tayo sa kabila at tingnan natin doon. Kaya lang maingay po itong aerator, kaya pasensya na kayo guys. Maingay po. Ito po yung isa kanilang ano. Ayan. Ito yung igat po nila. So, kung mayroon kayong maluwang na space dun sa backyard po ninyo, pwede po kayong mag-alaga ng ganito. Kahit naman hindi concrete po itong ano niya, itong bubong. Pwedeng tolda, ganun. Basta may masisilungan lang po sila at hindi mainitan para hindi ma-expose sa araw. Ayan po. So, itong project na ito, trial and error, katuwang ang Bifar. At para kung ano man po yung magigain natin na knowledge po rito sa pag-aalaga, yan naman po ang ibibigay sa Bifar. Yung mga observation po rito ipapasa sa Bifar para makatulong po sa mga future na pag-aalaga natin ng igat. Ayan po guys. So kung gusto natin mag-alaga guys ng ganito, ay palagian yung manood sa aming channel, Lakad TV channel, at saka yung channel po nila, meron po silang channel, MRD Integrated Farm. Panoorin nyo lang po yung mga videos po namin dito para matuto po kayong mag-alaga. Kaya mag-subscribe po kayo doon, guys, para matuto kayong mag-alaga ng igat. So, hanggang sa muli na naman po. At baka by next week, pagka papakainin na itong mga to, pwede nating i-update na naman at ipakita namin kung paano yung paggawa ng kanilang pagkain. So abangan nyo ang aming mga videos guys, at huwag kalimutan mag-subscribe po tayo sa aming channel para ma-notify kayo kagad kapag mayroon kaming i-upload na mga videos, lalo-lalo na ito pag-aalaga ng igat. So muli, maraming salamat po, magandang araw po sa ating lahat. We'll be right back.